80 na bro, gang. Kung kita nyo naman yan, sabi ko hanggang 50 lang sagad. 80 na ma. Kinakala ko 80 na ni Ipula pag... Tingnan lang natin. Check natin kung matibay, okay? Ayun o guys, oh, kung nakikita nyo, maalog-alog. Talagang ano, random ko na nakabagsak eh. Ayan o, sa side mirror makikita nyo guys. Ito guys, oh. Makikita nyo, nakalabas po yung gulong sa likod. Love you, baby. Love you, legend. What's up, guys? This is your boy, Norris Chan. And today's video, mga bro, iuwi na natin ang ating legend na si Ducati V4S Street Fighter. Iuwi na rin po natin siya sa ating probinsya, sa Nueva Vizcaya. At syempre, siya po ay nakakarga dito sa power carrier na kinabit lang po natin nung mga nakaraang araw. Habang nasa biyahe nga po tayo nung una natin siya pinick up, eh syempre, first impression at nararamdaman ko, kabado rin po ako. Pero hopefully, syempre, maging safe ang aming trip. And ayoko naman may mangyari sa kanya. And sana maging successful rin. And pagdating din po natin sa probinsya, ipapabless po natin to. So maraming salamat sa lahat ng mga bagong viewers, bagong subscriber, at sa lahat ng mga nanonood ng ads ko, at sa mga nagfa-follow sa aking Facebook page. At umangat na naman po siya. Maraming maraming salamat po. Without you mga brogang, wala po ako ngayon na nagva-vlog po ulit para sa inyo. So are you ready mga brogang? Siyempre montage muna tayo. Let's go! Biyahe na po tayo, so wish us luck, pray for us na makarating po kami ng safe. Ganun din sa ating bagong Ducati natin, si Baby Legend. Yun po yung pinangalan ko po sa kanya. May bagong kapatid na, si Shally, yung ating Ducati V4 Speciale. Ngayon po, ito na po, yung Street Fighter V4S. Sana maging safe sa bundok kasi marami pong mga pasikot-sikot. So ready na kayo mga bro? So tag-isang sasakyan po kami. Ito po yung magdadrive po dito. Walang iba kundi si Pulapog. Madaling tandaan, mahirap kalimutan. Nasa loob po siya. Siya po yung nagtuturo sa akin, sumayaw sa TikTok. At gagamitin natin yung malupit natin pickup na nilusong natin sa baha hanggang balikat po inabot yung tubig. Pero kinayanan po yun ng ating pickup. Siyempre, it's not all about the engine, kundi it's all about who's behind the wheel. Let's go mga bro gang! Daan-daan lang ah, takbong 20, 30 hanggang sagad 50 lang ah. Ano, ready ka na ba? Ready ako. Nagiging pampanggen yun. Alright mga bro, ready na ba kayo? Nakaka-nervous. Nervous mga bro gang. Tapos sinasabi niya rin po kanina ni Ading, talagang ramdam niya yung bigat. Tapos kada liko niya, parang antigas na manubela. Tapos kada may mga lubak, talagang alam niya yun, parang tumatalbog-talbog yung buong sasakyan daw. Eh kasi syempre, ang timbang ng ano, ng motor mismo ay mahigit 180 kg plus yung power carrier. Syempre, mga ilang kilo rin siya. Pero mabigat talaga yung karga. Kaya medyo nakalubog yung likod ng Fortuner. Kaya sana maging stable pa rin yung biyahe natin. Kasi ito po ay iuwi natin mula Manila hanggang Nueva Vizcaya. Medyo malayo-layo ang biyahe, long ride. Kaya makikita rin natin kung gaano katibay and katatag yung ating carrier na kinabit natin noong nakaraan. Big shout out sa Charity Foundation, Children with Special Needs Charity Foundation na ating tinayo ng ating founder ng Cerebral Palsy Warriors of Nueva Vizcaya, si Ma'am Esther, and si Baby Jewel, More Power, at sa Team Brogang ko na talagang laging nagtutulungan kaming lahat. And sa inyo lahat mga bro gangsters, maraming maraming salamat. Even though nagkaroon tayo ng malaking problema na hindi ko inaasahan na masyadong maagang dumating sa akin. Pero ito nga po, ipagpapatuloy po natin ang pagtulong at pagpapasaya sa ating kapwa. Kaya sana po ay huwag po kayo magsawa na suportahan ako hanggang huli. Kaya I will do my best.
hindi promise, pero ipapakita ko po na I'm back at gagawin ko lahat ng aking makakaya para sa ating kababayan at para sa inyong mga bro. Kaya, hello, sorry hindi malaglag yung ating legend. Huwag naman talaga. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo. Takbong 60. Takbong 60 guys. Eh. Kumari talaga. Sobrang ingat-ingat lang talaga. Pero, ayan, bumibilis na po tayo 70. Pero huwag sana tumakbo ng more than 100. Ayan, oh guys, oh. Ewan ko ba dito? Ayan, oh, 70 na guys. So, ewan ko dito kay Pulapog TV. Si Michael Timaho o Zeta Crit. Yun yung pangalan niya, di ba, Rod? Bakit ba Zeta Crit yan? Ewan ko anong pumasok sa isip niya. O, gano'n. Masamang hangin pumasok sa isip. 80 na, broga. Kung kita nyo naman yan, sabi ko hanggang 50 lang sagad. 80 na, ma. Kinakala ko 80 na ni Pulapog. Grabe, eh, at talaga, bro. Eh, at talaga, ingat ha. Hawak lang, ano, legend. First time kasi natin, mga bro, kaya andun talaga yung medyo nervous at hindi pa nga natin nagagamit, hindi pa natin nararide si legend malaglag, pero wag naman, di ba? Kaya sabi ko, ingat. Tapos, guys, doble-doble yung tali. Kung napanood nyo yung last video natin na nagpakabit tayo po ng carrier, kabilaan po yung nakatali, front and back. Tapos, dinagdagan pa ng isa pang tali sa front, yung kulay orange na libre. And, ano po, ang presyo po ng carrier, power carrier natin, mahigit 30,000. So, punta lang po kayo dun sa kanila at magpagawa kung gusto nyo po. Pero ngayon po, at least makikita nyo po, actual, at binavlog po natin kung ano ang kanyang situation, gaano ka-tibay, and gaano kaganda yung quality ng ating carrier, lalo pagdating sa long ride, travel. So at least ito makikita nyo guys, okay? And then guys, buti na lang yung legend natin motor, meron yung angkasan. So balang araw may angkas tayo, diba? And ang maganda po dun po natin tinatali yung tali sa likod. Bukod pa sa front, kung wala yung ano, apakan sa likod, hindi po natin alam kung saan natin tatali. Ayoko naman ipitin dun sa upuan mismo, kasi syempre baka masira yung forma ng upuan niya, di ba? Mababaon yung foam niya o whatsoever. Pero so far, buti na lang may magandang makakapitan yung tali para sa carrier sa ating motor. Ang next naman natin na destination, mga bro, ang IT Plex. So we are here now sa SCTX. Napakaganda ng ano dito po. And guys, sa mga OG na bro gangsters na nakapanood sa dati kong vlog, na ngayon ay graduate na tayo at kumare iwas na tayo sa top speed. So kung nakikita nyo, ito po yung kalsada kung saan tayo nagta top speed. Pero I won't do it, and ayokong ipakita sa inyo, mga brogang, kasi una-una ay hindi maganda, delikado, at maraming nanonood na mga bata ngayon, and I want to be a good influence para sa inyo, mga bro. Even though alam ko masaya sa mga iba, pero sa totoo lang guys, YOLO, we only live once, you only live once, so please ingatan natin ang ating buhay. Yan ang aking. Hello, ading ko. Kumusta ka dyan, ading? Okay lang ko yan. Dito pa rin ako. Siyempre. Pero ano, kumusta yung pagdadrive mo? Ano, kumusta si Legend? Hindi ko alam sa kanya. Pero ako... Ano? Basta ako, taga-pampanga na ako. Papasok po tayo sa Victoria Exit. So dito sa vlog na to, ipapakita rin natin kung paano pumunta sa Nueva Vizcaya kasama ng Ducati. Kaya kung gusto nyo rin po makapasyal sa aming napakagandang probinsya sa Nueva Vizcaya, at least may idea na kayo kung paano pumunta sa mga bagong commerce, diba? At mabisita nyo ang ganda ng aming nature. Tulad na sabi ko, marami mga falls sa Nueva Vizcaya at mga caves, and ano pa bang magaganda dun? Kasi puro bundok dun, napapaligiran tayo ng bundok dun. So marami mga hikings dun at kung gusto nyo, at pwede rin kayo mag-motocross. Marami motocross sa may bandang Isabela sa amin. Daan-daan lang guys, yan o, tumatalbog, nakikita nyo? Nakikita nyo, no? Tumatalbog, mga bro.
daan-daan lang. Legend, kapit ha, kang bumitaw dyan. Alright mga bro, ito na po, toll gate na po. Mga bro gang, kung nakikita nyo po, medyo nakalabas po yung gulong ng Street Fighter natin sa sasakyan. So medyo lumapad po siya. Kaya sabi ko kay Ading na mag-ingat si Ading Pulapog pag papasok tayo sa tollgate. Kahit ba medyo malayo tayo dun sa sa bayaran, basta ano, safe tayo kahit buksan mo yung pintuan. Para lang hindi matamaan yung gulong sa gilid, mahirap na. So ayan, makikita nyo guys. Huwag ka masyado lumapit dun sa ano, cashier ha. Dun sa ano ha. Oo, so medyo layo-layo ka. Ayan guys, so tinatawagan natin. Ayan. Buksan mo yung pintuan kapag lalabas. Ayun o, buksan mo yung pintuan. Para maabot mo. Abot mo ba, mahaba ba kamay mo? Siyempre. Ayun o. Ayun, kita niya mga bro, medyo malayo tayo. So tayo naman pala ang walang pambayad. Thumbs up pa, thumbs up, thumbs up. Ayun o, sana all thumbs up. Ako naman po magdadrive kasama ng ating legend Street Fighter V4S Ducati. Let's go mga bro ga. Alright mga bro, tayo naman po. Ay talagang ano, random ko na nakabagsak eh. Yan o, sa side mirror makikita nyo guys, ito guys o. Makikita nyo, nakalabas po yung gulong sa likod. So, ganun din po sa left side natin kung makikita nyo. Nakalabas po yung gulong. Mas nakaka-nervous pala pag ikaw magdadrive. Tama kasi pala pag, ka-nervous. Yo, gumagalaw-galaw yung motor o. Tiyan nyo, nakita? Nakita, gumagalaw-galaw o. So, ano, makarating. Time check. Mag-alas 12 na po ng tanghali. Hindi mga nanenervous, Rod. Pag motor mo rin, pag susunod, pag nagka-motor ka rin, tingnan mo, karga natin dyan. Tapos papatakbohin ko ng 299. Ayan, no, guys, nasa T-Flex na po tayo at mag-exit po tayo sa Victoria Exit. Right turn na tayo sa Victoria Exit. Ito na mga bro. Finish na ang expressway. Wala na yung smooth na daan. So, sana smooth pa rin paglabas. Wala naman humps, pero grabe yung alog eh, oh. Wala, grabe talaga. Oh, takbong 20 na guys. Laging prepared tayo dapat. Lagi tayong handa at mas advanced tayo sa mga gagawin. Ito na. Last toll gate na guys, last toll gate na ito mga bro. And papunta na tayo sa after nito guys, pupunta tayo sa Muñoz, Gimba, San Jose, tapos bundok na. 30 pesos. 30 pesos, ma'am. Buti na lang dito hindi tumataas yung ano eh, yung bayad sa NLEX, pataas ang pataas eh. Thank you so much, ma'am. Go, bro. Hello, baby. Oh, stay put ka lang dyan ha. Oh guys, wait lang. Adrod, pwede pa hawak lang. Thank you so much, Boss Rod. Okay bro gang, tingnan lang natin to ah. Ading, wait lang ah. Ading, okay guys, tingnan lang natin. Check natin kung matibay, okay. Ayun oh guys, oh, kung nakikita nyo, maalog-alog siya. So, andito po tayo sa Victoria Municipal Building. Okay, dito po. Ayos lang ba? Wala ba? O yan guys. Okay naman. Pero so far so good mga bro. Ingat kayo ah. Hi ma'am. Thank you sir. Ingat po. Right safe ading. Thank you. Thank you guys. Alright. Let's go guys. Science City of Muñoz. Ako naman po yung hawak ng camera at si Bus Rod naman ang driver natin. So far so good mga bro gang, yung ating motor. Syempre sana hanggang pagdating natin sa ating finish line eh safe pa rin ang ating legend.
na mga brogang, umulan na po. Another blessing na naman sa ating baby legend, ating V4S Street Fighter. Ito po, on the way po tayo sa San Jose. At ayan, umulan na naman. Sobrang hamog po dito sa bundok. Andito na po kami sa medyo tuktok na po. At patapos na tayo sa Nueva Ecija. So susunod dito po yung Nueva Vizcaya, mga brogang. Pero medyo traffic dahil nagkumpu-kumpulan po yung mga truck. At the same time po, nag-aamog po. Ayun po, medyo may konting zero visibility. Kaya dahan-dahan pa rin po kami. Pero at least malapit na tayo sa ating location. Kunti na lang. Ang dami mga trials na nakabahan na nga ako sa carrier natin. Tapos ito pa, traffic. Tapos umuulan na. Tapos pati fog. Ayan na yung motor natin, guys. Oh, gwapo talaga ni ano. Si Baby. Baby legend. Ayan ang daming truck, guys. Di maka ano na ito. Ano, gusto mo mag-overtake, pare ko eh. Pero syempre, safety first, guys. Hamog na talaga, oh. Buti na lang umaga po tayo bumiyahe. Kasi pag hindi, sigurado wala tayong makikita. As in. Si Legend, nangiiwan si Legend, oh. Ito na tayo sa Nueva Ecija. Salamat po, salamat. Thank you. Tapos na, guys. So, syempre, nandito na tayo sa Nueva Vizcaya. So, bababa po tayo. And, syempre, papakita natin yung mga ciudad, city. Actually, hindi pa city. Sana soon. Later on in the near future, maging city rin ang Nueva Vizcaya. So, pero ngayon, ano po, mga barangay. Makikita nyo po yung mga ano, tulad ng Bangbang, Solano, Bayongbong, and so on and so on. Bababa na po siya, mga bro. Hindi ko alam kung ano to, mga bro. Ito ko yung tape na to. Wala na yung ating Ducati, yung kamoting-kamoting driver natin, Team Brogang. Alright, mga Brogang! Finally, nandito na po tayo sa Nueva Vizcaya, sa ating munting and beautiful province. And yun, nakita na natin kung gaano katibay kahit papano ang ating carrier. Kahit medyo kinakabahan pa rin ako. Pero 99% mga brogang, legit po ang ating carrier. And sana rin po tumagal ito ng maraming taon. Kasi hindi natin alam kung gaano katagal maglalas. Alam ko matibay sa ngayon, pero hindi ko natanong kung gaano katagal maglalas. And hindi ko alam kung saan galing yung steel, yung metal. Pero black metal ba? Sabi ni Bulabog. And again, thank you for watching our vlogs, mga brogan. Like and subscribe for more epic video, epic vlog. And yeah, marami tayong makikita ng mga Ducati Ride, Street Fighter, V4S, vlog. At after nito, mga bro, abangan nyo yung next vlog natin dahil ipapabless natin ang ating Street Fighter para pwede na natin gamitin sa road. And sana makapasyal tayo sa mga iba't ibang probinsya at mabisita pa mga iba't ibang mga brogang na naghihintay sa atin. So, syempre, blessed ako talaga na makita kayo at mabigyan ng mga stickers at mga helmet in the future and makapag-feature sa inyo, mga brogang. Maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. So, ito po, guys. So, dito po tayo nag-vlog and dito rin po tayo nag-drone. So, salamat. Salamat sa team ko. Transition ko na to na nakarating na tayo sa ating final destination and konti pahinga lang tayo dun sa lugar na yun. So maraming salamat, guys. 3, 2, 1. Alright, mga brogang, successful po ang ating biyahe kasama ng ating Ducati V4S Street Fighter na nakakarga po sa power carrier. Yeah, good job kay Legend. Safe ang pagdating natin dito. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating mga updates at sa lahat rin po na gusto po pala sumali sa ating raffle for a cause. Still ongoing, pero yung NMAX po patapos na po. So, sumali pa rin po kayo kung gusto nyo po, kung hindi pa po tapos ang ating raffle for a cause. Lalo na rin yung Ducati, ongoing pa rin hanggang ngayon. Tumutok lang po sa Facebook page po natin. Mag-follow po kayo dun.
para kada post ko po ma-update po kayo. So maraming maraming salamat po. Mag-private message na po kayo again sa ating raffle for a cause kung gusto niyo po sumali. At again, thank you Lord, thank you Brogang, at thank you sa aking mga team Brogang dahil napaka-solid nila mag-drive. And alam ko nakakapagod at nakakantok kasi yung takbuhan namin 30, 40, 50 nakapagpatakbo lang po kami ng 80 sa expressway, pero dito after ng expressway hindi na kami nakatakbo na matulin dahil syempre inaalalayan po natin ang ating legend dahil syempre first time lang natin gumamit at first time rin natin mag-ride kasama ng Street Fighter. Syempre iniingatan natin para sa kanya. So again, like and subscribe. Thank you for all the support mga brogang. See you on my next vlog. Ipapabless po natin to para makapag-ride tayo sa susunod gamit ng Street Fighter V4S. Thank you so much. Love you mga brogang. Dito na tayo sa Nueva Vizcaya. I miss my province. Bye guys, thank you. Yaman ang kapwa niya. Yeah, good job baby. Good job.